Bakit? Parang may mali. Alam mo yung binigay mo na lahat, pero parang kulang pa din. Minsan tatanungin mo yung sarili mo, ano bang mali sa akin? Ano bang kulang? Diba? Minsan nakakapagod na. Totoo. Char! Welcome back mga kapeklat. So this is again Sir Ange TV. Drama naman. Ayan. So, ayan, nadala pa ako ng drama natin. Ayan. Welcome back to Sir Ange TV. Welcome back to Sir Ange TV! And thank you so much because we are now 1,700 plus subscribers. So, ayun, namiss ko lang kasi kayo ng sobra. Ang tagal natin hindi nakakapag-vlog. Tapos yung pinaka-previous vlogs ko tungkol pa sa trabaho, diba? So, ito, balik tayo sa content natin. Naalala ninyo, yung last time natin na nag-vlog tayo about love is yung kung paano hindi kayo aabot ng boyfriend o girlfriend mo sa hiwalayan, diba? Alin sa 27,000 views na, and thank you so much for that mga kapekla. So ang panibago nating content is para mas maintindihan pa rin natin yung love. Ayan. So ang pag-uusapan natin ay tungkol sa 5 love languages. Ito ay sinulat ni Dr. Gary Chapman. So matagal ko na itong binabasa. Simula nung 3 years ago, nung after ko ng breakup, binasa ko yung 5 love languages. Hindi tayo lahat familiar doon, 'di ba? Kaya minsan hindi natin maunawaan yung partner natin. Parang naiisip natin na ginagawa naman natin lahat, pero bakit parang hindi nila maramdaman na mahal natin sila? So, yun na nga, pag-usapan natin ang 5 love languages. Alam niyo ba na bawat tao ay iba-iba yung paraan kung paano nila nararamdaman na mahal sila ng partner nila? So, comment below kung anong love languages yung applicable para sa inyo. Okay? Ang first love language natin ay tinatawag na words of affirmation. Ibig sabihin, papuri. Yan. May mga tao na nararamdaman nila na mahal sila ng partner nila kapag kapinupuri sila. Yung kahit yung mga simpleng salita lang. Halimbawa, sinabi na, "Mahal, mas gumaganda ka ata ngayon. Kaya, mahal, pogi mo ngayon ah. Kaya naman, mahal, gumaganda yung katawan mo ngayon. Ayan, kaya, babe, ang ganda ng damit mo. Ayan, bagay sa'yo yung suot mo ngayon." Yung mga simpleng ganyang salita. Na-appreciate nila yan. But in contrary, kapag negative naman yung sinabi mo, mas nasasaktan sila ng sobra. Kasi pakiramdam nila, ikaw yung tao na dapat na magmamahal sa kanila. Tapos ikaw pa hindi makakaunawa. Alimbawa, ganito. Ang partner mo, tinubuan ng tigyawat. Diba? Tapos sabihin mo na Ano yan, mahal? Bakit may tigyawat ka dyan? Wala na, ang pangit mo na. Kahit pabiru mo lang sasabihin yun. Kahit joke lang. Iba yung dating sa kanila nun. Kasi parang feeling nila, hindi mo na sila gusto. Feeling nila, pangit na sila sa paningin mo. Yun. So that is words of affirmation. Pangalawa is acts of services. So ano ba yung acts of services? Ito yung nararamdaman ng partner mo na mahal mo siya kapag pinutulungan mo siya. Halimbawa, pag sinundo mo yung partner mo, yung nararamdaman ng babae na mahal siya ng lalaki kapag kunwari yung bag. Ayun, kunwari yung bag, 'di ba? Sabi ng lalaki, ako na magbibit-bit niyan kasi ibang mga gamit. Ayan. Pero may mga ibang tao din naman na hindi yun yung love language nila. Kaya sinasabi, hindi, kaya ko na ito, ako na lang. Diba? Pero, kapag kayong partner mo ay naniniwala sa actions speak louder than words. That is, love language of acts of services. Mas nararamdaman nila na mahal sila kapag na ipapakita yung pagmamahal na yun.
natin. So, pangatlo is receiving gifts. Ito naman yung mga tao na nararamdaman nila na mahal sila ng partner nila kapag nakakatanggap sila ng mga gifts. Okay? Pero hindi ito negative na ano ba yan? Napaka-materialistic ng tao na to. Hindi ganun. Actually, yung mga tao na ang love language nila is receiving gifts, napaka-appreciative nila. Kahit anong ibigay mo, kahit anong matanggap nila, sobrang kinikilig na. Halimbawa, galing ka ng McDo, binila mo lang ng burger, inabot mo. Sobrang saya na ng tao na yun. Nararamdaman niya na importante siya sa'yo. Tapos, minsan nga, letter. Kunyari, nagsulat ka lang ng letter, tapos iwan mo sa table niya. Yun, na-appreciate na ng tao na mahal mo siya o mahalaga siya para sa'yo. Yun, so pag sinabi natin, receiving gifts, hindi necessary, kailangan mamahalin yung mga ibinibigay mo dun sa tao na yun. Kasi nga, yung tao na yun, yung love language niya is receiving gifts. Napaka-appreciative niya sa kahit anong bagay na matatanggap niya. Okay? And pang-apat, quality time. Ito minsan, yung nagtataka ka kasi binibigay mo naman siya ng mga regalo, diba? Sinosurprise mo naman siya. Pero parang feeling mo, hindi siya masaya. Baka kasi hindi yun yung love language niya. Baka ang love language niya is quality time. Pag sinabi kasi nating quality time, ito yung mga tao na hindi mahalaga kung may gift ka sa kanya, hindi mahalaga kung may surprises ka sa kanya, hindi mahalaga kung sinasabihan mo siya ng mahal kita o hindi. Ang mahalaga sa kanya, yung kakasama ka niya, yung may quality time kayo. Yung halimbawa, nanonood kayo na magkasama sa isang kwarto, nanonood kayo ng Netflix, yun, sobrang saya niya na yun. Pero, in contrary, naiinis siya kapag kunwari magkasama kayo tapos may ka-text ka kahit tungkol sa trabaho pa yun. Kasi ang gusto niya, nakapokus ka lang sa kanya. So, that is love language for quality time. And, so, yung panglima, ito na yung pinakahuli, physical touch. Pag sinabi naman natin physical touch, ito yung mga tao na touchy sila. Okay? Mas naramdaman nila na mahal sila kapag niyayakap sila. Pag yung may mga bigla na lang silang ikikiss, ganyan. So, mas kinikilig sila doon. O kaya naman, holding hands. Yan. So, physical touch. Yan yung mga tao na nararamdaman nila na mahal sila ng isang tao. Kapag ka, may physical contact na nagagana. Alam ko yung iniisip mo, bastos. Hindi yon, hindi ganun, ha? Yun lang. So that is 5 love language na dapat nauunawaan natin. Kasi minsan, di ba nga, katulad ng sinabi ko, nagtataka ka bakit parang hindi siya masaya. Binigyan mo ng regalo, hindi siya masaya. Binigyan mo siya ng chocolate, ng flowers, hindi siya ganun masaya. Kasi baka hindi yung love language niya. So, please guys, comment below ano yung love language mo. Ako, actually ang love language hindi lang natatapos sa isa lang, ha. Hindi kunyari physical touch ka lang, hindi ganun. Pwedeng minsan dalawa. Ako, ang love language ko ay words of affirmation. Gusto ko yung pinupuri ako. Charot! Hindi. Ako kasi feeling ko kaya words of affirmation kasi hindi ako confident. Kapag hindi ka confident kasi na tao, parang mas nabuboost yung confidence mo kapag ka sinasabi yun ng taong mahal mo. Diba? Sabi niya, ang cute mo, ayan. Nag-i-improve ka na, kung pogi ka, gumaganda ka, yun. Tapos yung pangalawang love language ko is receiving gifts. Yes, I love surprises. Hindi nga lang ako showy, oo, totoo. Yung kapag sinurprise mo ako, lagi ko lang nasasabi, maarte, pero totoo, kinikilig na ako dun. Mga simpleng mga surprise, yun. So that is my love language. How about yours? Please comment below para malaman natin kung ano ang iyong love language. And once again, don't forget to subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga chikahan, kwentuhan at kung anay-anay. So ito lang. And excited akong malaman kung ano yung love language ninyo. Kaya please comment below kung ano ang iyong love language. And goodbye!